Namimiligro naman daw ang supply ng tubig, lalo na po sa Metro Manila, dahil sa tindi ng init. Yan ang pampagising na balita ni Francis Orshall. 42 degrees Celsius, ganyan kataas ang heat index sa Cotabato City kahapon. Ito yung pakiramdam ng init ng panahon sa ating balat o katawan. Iba pa ang heat index na yan sa matinding temperatura nitong Pebrero na 37.1 degrees Celsius sa Zamboanga City. Aminado ang PAGASA, mukhang pasimula na talaga ang warm dry season o tag-init. As high as more than 40 degrees, April, May, and June. Doon po yung nakikita natin na warmer yung temperature natin, mostly po dun sa Cagayan Valley region. Sa parte ng Luzon area, na mas mainit yung temperatura kaysa karaniwan. Ang masaklap nga ay sinasabayan yan ng El Nino. Kaya mula sa 41 lalawigan na umakyat na sa 51 provinces ang kinakapos sa buhos ng ulan as of February 25. Makikita sa mapang ito ng PAGASA na ang mga namumulang bahagi ay nangangahulugang mararanasan ng halos lahat ng probinsya sa Pilipinas ang way below normal rainfall ngayong Marso. At ang resulta niyan, matik na masto yung lupa at posibleng mas malawak na pinsala sa mga lupang sakahan. Sa ngayon, pinakamatinding nakakaranas ang Luzon kung saan 23 lalawigan ang nasa drought category. In March, April, May, mas marami po ang araw na walang ulan kaysa dun sa mga araw na may ulan. And then pagdating po ng June, mas marami pa rin yung araw na walang ulan, mostly dyan sa may Luzon area pagdating po ng June. Bilang tugon naman sa tumitinding epekto ng El Nino at inaasahang pagsisimula ng tag-init, pinaplano na ng National Water Resources Board na tapyasan ang kasalukuyang water allocation para sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Mula sa 50 cubic meters per second, kinakailangan daw babaan sa 46 cms sa mga susunod na buwan para hindi sumadsad ang supply ng tubig sa Angat Dam. Dahil dyan, hindi inaalis ang posibilidad ng water service interruption sa Metro Manila. Pero heto, sa kabila raw ng mas matinding tagduyot, hindi raw malabo na susunod na agad ang La Nina, ang kabaliktaran ng El Nino na nagdudulot naman ng sobra-sobrang buhos ng ulan. Baka po next month, we will issue an El Nino advisory together with La Nina Watch, since in the next 6 months, possibility of more than 55% that La Nina might occur. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang mukha ng balita.